Well, anyways, kumusta? Sa lahat po ng ating pong mga kabakya. Alright, kumusta kayong lahat? I hope na maganda po ang araw na ito para po sa inyo. Ayan na naman ang legendary kiss ng pambansang maninisid. Siyempre. Kumusta po? And sana kahit nasan man po kayo ay ayos ang buhay. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang pag-survive, ladies and gentlemen. Dahil syempre, yan po yung tanging nating magagawa. Right now, it's I know, it's very hard. And the most difficult thing to do is yung pilitin po natin yung mga bagay-bagay na hindi po sumasang-ayon. Oh, yeah! As far as the situation is concerned. Oh, di ba? But as long as we are surviving and with the situation, well, we should be thankful. Alright! Sa taas. Dahil kahit papano hindi niya po tayo okay, iniwanan. Kahit papano hindi po niya tayo pinabayaan. Yan. That's the best thing that we could do. Okay. Magbigay po tayo ng taimtim. Sana na panalangin bilang pag-appreciate, ayan, bilang pasasalamat, okay, sa blessing na atin pong natatanggap. Na! Well, hello. Ayan, kumusta pong lahat ng ating pong mga kababayan? Ayan, mga nasa ibang bansa at syempre din, yung mga nandito lang din sa Pilipinas. Ayan, sabihin ko sana, kumusta kayong lahat? Ako po ay nandito sa Canada. O, diba? Parang gano'n. Okay, bawat vlog ko kung saan-saan na ako napapadpad, ha? Susunod na panggagalingan ko naman ay saan ba magandang lugar? Bermuda Triangle! Okay? Or sabihin na natin, nandito ako ngayon sa Africa. Bang. Yan. Okay? Kasalukuyang naghahabol ng mga cheetah at mga zebra. Yan. Joke lang yun. Ayan. Para at least kahit pa paano mapasaya ko naman po kayo. Ayan yung mga ganitong smile. Hindi ko alam. Okay, buti pa nga si Joker, kayang-kaya niyang ipa-smile yung sarili niya kahit nalulungkot siya. Oh, di ba? Pero well, anyways, ika nga rin din kailangan din po nating maging masaya. Oh, may problema ka na nga, didibdibin mo ba? Maging masaya ka para at least yung problema na dinaramdam mo kahit papaano ay maibsan. Yan. Hirap-hirap na nga ng buhay, pinapahirapan mo pa ito. Okay, ang bigat-bigat na nga ng suliranin natin, dadagdagan mo pa. Mag-smile ka, mga ate, mga kuya! Alright! Yan ang kailangan natin sa buhay! Ayan, and speaking of smiling, aban ako, eto, ginather ko po, ito pong mga questions, okay, ng ating pong mga pasaway, okay, ng mga kabakya, na talaga naman pong na-appreciate ko naman. Ayan, ang kanilang mga ginagawa. Although, syempre, yung mga tanong po nila parang out of this world naman yata. Pero, no, well, in God, this episode, please, no. Ay makakarinig ho kayo ng mga questions. Ayan, talaga na kinumpile ho natin para lamang po sa inyo. Para sa ating itanong mo kay Kuya John Marino. Yeah! Itanong mo kay Kuya John Marino. Ayun. But bago tayo mag-umpisa, ayan, batiin ko lamang din lahat po ng mga subscribers ho natin. Ayan, kumusta kayong lahat? At sana po na-enjoy po ninyo ang bawat video na ating pong ginagawa. Ayan, at ating pong mga pinopost. O, talasan lang ho ninyo ang inyo pong mga mata. Dahil baka mama, biglang mag-pop up pangalan huli nyo rito, o, di ba? Surprise! O, ganun lang. Talas-talas lang. Baka mamaya biglang mag-pop up yan. Pero walang price yun, ha? Baka mamaya, uy! O, may,
May price dahil hindi. Wala po munang price. Magpapap lang muna, walang rice. All right. So anyways, eto na po. Unang question kasi natin dito. Okay? From ano ito? Ang ganda naman ang pangalan mo. Okay, well anyways, ano ko na lang, Jack. Ayan, si Jack. Very cool. Ang pangalan mo, Jack. Okay, so anyways, at napaka-cool din ang iyong question. Sabi niya kasi rito, Kuya JM, matagal ko nang tinatanong ang aking mga kaibigan kung bakit ang mga manok, what? Ay pagkatapos po nilang uminom, ay tumitingala po sila sa langit. Sa lagay na yan, seryoso ka na. Okay. So tingin mo sa tanong mo naging dalubhasa ka na, ganun ba 'yon? Well, ayan yung tanong mo. Kaya siguro hindi ka masagot-sagot ng mga kaibigan mo dahil parehas mo silang mga Prokopyo din. Jack. Okay. So anyways, ito yung simpleng sagot diyan. Okay. Kaya sila tumitingala sa langit pagkatapos nilang uminom, dahil sila ay nagpapasalamat, ayun, kay God. Sinasabi nila sa nilang mga sarili, Diyos ko, maraming salamat sa inyo dahil sa tagal-tagal ng panahon, ngayon lang ako nakainom uli ng tubig. Okay? So, yun. Okay, kaya siya tumitingala sa langit dahil humihingi siya or nagpapasalamat siya sa blessing na ibinigay sa kanya. Ewan ko lang sa'yo, baka hindi ka pa nakakatanggap ng blessing. That's why, hindi mo pa nagagawa ito na tumingala sa langit. Okay, hindi literal na titingala sa langit, but yung magte-thank you ka sa blessing na iyong natanggap. Yun, yun po. Manok nga, marunong gumawa. Ikaw pa kaya? Okay? So anyways, ito lang din naman. Ano ba ito mga tanong nyo naman? Ayan. Okay? Ang sabi rito, about sa manok ulit. Bakit ang hilig nyo sa mga ganito? Alam nyo lang siguro na mahilig ako sa mga hayop. Ano? Ang sabi rito, Kuya JM, bakit? Okay, galing naman muna ito kay Mini. Aba, ang ganda ng pangalan mo. Mini. Okay? Kaano-ano mo si Mickey? Hey! Yun, at saka si Goofy. Yun, si Mini. Okay, anyways, ito po yung tanong niya. I just don't know, kailan ba yung araw na yon yung may nagtanong sa akin kung ano daw ba yung pagkakaiba ng dove sa pigeon? Well, nasagot ko lang din naman po doon, ang dove po kasi sabon yon. Huh? Okay? Okay? At yung pigeon, okay? Yun po yung kapatid, yun po yung parang ka-level ng mga bulldozer, Bonk. Mga backhoe, mga gano'n. Pisan pala yun. Okay? Anyways, ito na nga! Okay? Bakit po ang manok, Kuya JM, hindi na kailangan pang tumingin sa kaliwa? Ayan, at sa kanan, para lamang, ano ito? Tumawid sa kalsada. Okay. Mga pilosopo naman itong mga tanong ninyo eh. Sabi ko nga po sa inyo, papunta pa lamang ho kayo dyan. Okay? Pabalik-balik na ako. Pasalamat kayo, hindi tayo nagkita. Dahil kung tayo po ay nagkasulubong, baka sandamakmak na bakyang inabot po ninyo sa akin. Ay, aba! Eh, paano nga naman? Oh, for example, ito yung manok. Okay, ito yung manok. Okay? Tawag na rito. Tatawid siya sa kalsada. Ito yung kalsada. Tatawid siyang ganyan. Siyempre, hindi niya na kailangan pang tumingin dito, tumingin doon. Dahil nga, yung mata ng manok ay dito magkabilaan. Ano na? Manghuli ka ng manok mo ngayon. Tingnan mo.
Sabihin mo sinungaling si John Marino o hindi totoo. Tatarihan ko kay parehas ng manok mo eh. Paglabanin ko kayo eh. Nang makita natin kung sino talagang mas matikas sa inyong dalawa. Ito na ba talaga yung naihahatid ng pandemya sa tao? Diyos ko! Mahabagin! Masakit na ulo ko. Okay? Sa inyo! But anyways, ito pa! Ito, tama-tama ito, sabi niya. Kuya JM, nung mga nagdaang araw po kasi, narinig po kita na sumagot sa katanungan po ng isa yatang taga... Ano ito? Buti, nalaman mo pa. Taga Marikina, na nagtanong po sa inyo kung ano po yung pagkakaiba ng dove sa pigeon. Tawang-tawa po ako noon. Ayan, at ako naman po yung magtatanong sa inyo ngayon. Okay, ako po si Benji. Ganda ng pangalan mo, ha. Pang basketball player, ha. Okay. Ayan. At, sasagutin ko pa ba mga ito? Parang parang wala na namang kwenta yung content natin ngayon. Halos wala na ngang kwenta yung mga content ko. Okay, mas ginagawa nyo namang mas lalong walang kakwenta-kwenta. Puro kabalbalan na nga. Mas lalo pa ninyong ginagawang mas wala, mas purong kabalbalan na. But anyways. Okay. So, ngayon. And sige, sasagutin natin. Ano man yung katanungan mo? Benji. Okay. Sana mapanood mo to, ha. Okay. Nang hindi ka tuklawin ng cobra. Ang pagkakaiba po ng cobra tsaka sa ahas. Okay, eto, simple lang. Okay. Ang cobra, energy drink yan. Yan. Yan yung ini-endorse ni Coco Martin. At yung ahas, okay, yan yung kaibigan mo na umahas sa girlfriend mo. Ay, naku naman. Diyos mio, Santa Maria, Bulacan. Yan. Yan yung pagkakaiba nun, ha. Yung cobra, energy drink yon. Okay. Nine-endorse yun ni Coco Martin. Samantalang yung ahas, yun yung kaibigan mo. Okay. Na inagaw sa'yo. Yung shota mo. Ha? Okay. But anyways, parehas din lang naman na ano mga yan eh. Parehas lang silang snake. Yan ha. Tama. Ahas din naman yung cobra. Ano ka ba? Pangalan lang yung naiba. Oh, di ba? Pero in literal, in general, ahas pa rin yan. Patuklaw kita sa cobra mo, makita mo. Okay. Malaman niya ni Coco Martin, mas lalong magrarant yun. Oh, sasabihin na naman niya, wala na naman siyang nakakain. Pero in fairness, ha, may mga lugar dito po sa Pilipinas, okay, na talaga naman pong nanguhuli pa ng cobra, okay, para kainin lang. When I was in Isabela, okay, instead na tao, yung matakot sa cobra, yung cobra pa ang takot sa tao talaga. Okay? Somewhere sa may sa pang lugar yon na kila Kuya Deo noon. Sa may Alicia. Yan. Hinahabol talaga nila yung mga cobra. Okay, sa bukid. Yan, nagtatago yung mga cobra doon. Sila yung mga cobra ang takot sa tao. Hindi yung tao ang takot sa cobra. Ayan, ginagawa nila itong pulutan. Ayan, pero never in my entire life. Okay, natikman ko po yan. Mga ganyang klase. Okay, mahilig ako kumain kung ano-ano. Especially mga exotic foods. Pero yan na lamang ang hindi ko pa natitikman. Okay, ang karne ng ahas. I don't know why. Okay, so yan. Actually, tatlo to, ha? Tatlong question to, pagpasensya nyo na. Okay.
okay? Sa lahat ng atin. Pero sana naman po eh, ma-enjoy po ninyo ang episode natin ito ngayon, ha? About sa mga katanungan. Ayan, out of this world na. No! God, please, no! Ito naman. Okay? Si Lito. Lito ng... Okay. Hindi na. Okay, hindi ko na sasabihin yon. Okay, si Lito. Marami salamat, Lito. Okay, thank you. At ito rin din yung tanong niya. Dito ko na lang po sasagutin, ha, yung mga katanungan ninyo na puro kabalbalan lang. Sabi po niya, Kuya JM, matanong ko lang din po sa inyo kung ano po ba yung pagkakaiba. Hanggang ngayon po kasi naguguluhan pa rin din ako. Yung pagkakaiba po ng bayawak sa buhaya. Ah, okay. What? Madali lang naman yan. Siyempre, literal. Ano ba? Ang buhaya, okay, eh, marami sila dyan, nagkalat sila. Tignan mo. Baka ma-take down itong YouTube channel natin sa ginagawa ninyo. Walang niya kayo. Okay. Yung mga literal na buhaya, malalaki ang mga yan. Okay? Malalaki talaga. Pero kung yung nakagisnan ng tawaging mga buhaya, marami dyan. Oh, tingnan nyo, lalaki na ng mga tiyan dahil sobrang laki na ng mga nakukurakot nila. Oh, di ba? Ang ganda pa ng posisyon nila dyan. Oh, karamihan sa mga buhaya, okay, ay gumagawa ng batas. Okay? Ayan. At nakasasakyan pa talaga. May sariling driver pang mga yan. Dede, joke lang yan. Okay, yung mga buhaya malalaki yan. Okay, depende sa kung anong klase ng buhaya yan. Kasi may mga saltwater crocodile at may mga freshwater na crocodile. Okay, pero yung bayawak na sinasabi mo, itong monitor lizard ba ito? Okay, maliliit lang ang mga yan, kinakain lang ng mga yan. Huh? Madalasan nakikita yan sa mga barangay hall. Ayan. O sa mga gilid-gilid. Diyan lang nag-aabang. Pag wala silang pangkape. Ayan, yan yung mga tinatawag nating mga bayawak. Small time muna. Okay. Hindi pa sila nag-next level eh. Okay, kaya bayawak muna sila. Hindi. Okay, yung bayawak, maliliit ang mga yan. Yan yung mga monitor lizard kung tawagin. Na kung saan, madalas mong makita ito sa ilog. Yun, ha? Sa ilog. Nandyan lang ang mga yan na kinakain din ito ng tao. Na mas masarap pa ito sa manok. Wow! Yan, I don't know, hindi pa ako nakakatikim ng buhaya. Pero marami nagsasabi na kinakain na rin din daw ang buhaya. Meron nga ang delicacy before na I don't know if it's true. Pero nakita ko lang din ito sa social media, ladies and gentlemen, na yung buhaya, ginagawa na nilang lechon. Pero kadalasan, okay, ang buhaya binabalatan at yung mga balatho nila ay ginagamit yan na pang-design sa mga boots, okay, pang-design sa mga jackets, stuff like that. Yan yung pagkakaiba nun. Kau naman. Gusto niya natin ma-takedown ng ating YouTube channel eh. Hindi pa nga tayo namomonetize eh. Kung ano ng mga katanungan nun ninyo. Baka mamaya, iba yung masabi ko rito. Yari na tayong lahat nito. Pero, nice questions, ha? Nice questions. Ayan. Siguro magkakapress kayo ng pag-iisip. Ayan, ha? Itong tatlong ito. Lalo ka na. Okay. Ayan. But anyways, ito. Okay, well, tama na nga yung mga tanong na ganyan. Okay, at sabi rito, Kuya JM, may pagkakataon pa kaya na magkita kami ng ama ng anak ko? Hindi naman po sa gusto ko na po siyang balikan, pero Kuya JM, okay. Gusto ko lang po sanang ipaalam din sa kanya na okay na kami.
ng anak niya. Yan, hindi naman po siya kasi dito. Hindi naman po kasi siya naging parang hindi ko naman yata maintindihan yung message mo. Bulo pa tuloy buhok ko. Ano ba kayo? Ayan. Ang sabi, hindi naman po siya naging irresponsableng ama sa anak namin. Okay, but well, ang masabi ko lang dyan, kung magkikita kayo, magkikita kayo. Okay, pero syempre, mahirap din naman, of course, napilitin mo isang sitwasyon. I know na maybe, kaya nga siguro ganyan na, mas maganda na yung ganyan kayo, para kahit papaano, ay okay ang lahat. Okay, kaysa naman sa magkita kayo. Okay, tapos anong mangyayari? What if, alam mo yun, yung hindi natin kasi pwedeng sabihin na out of this, okay, eh, syempre may nakaraan kayo eh. Wala namang naging masamang tinapay sa inyong dalawa eh. Okay, so what if? Oh, di ba? What if? Pero kung like, pasalamatan mo lang siya personally, well, wala din naman problema yon. Mas lalong walang problema yon. Pero hindi pa ba sapat, okay, na mapasalamatan mo siya kung ano man yung ginagawa niya sa anak ninyo, yung hindi niya pagtalikod dyan sa responsibilidad niya, maybe I think it will be enough. Okay, tsaka mo na lang siya pasalamatan if and only if, okay, meron nang narating. Okay, itong anak ninyo. Oh, 'di ba? I mean, you know, thanking him personally, eh, hindi naman humasama yan. Okay, pero siguro sa akin lang, syempre, obligasyon niya yan eh, para sa anak mo. Na kailangan niya rin gawin ito. Diba? Na medyo naisip niya rin siguro niya, naisip siguro niya na syempre, bilang isang responsabling ama, hindi niya tatalikuran kung ano man yung maybe, ayan, responsibilidad niya sa naging anak ninyong dalawa. Grabe ka naman. Well, I appreciate naman yung maybe pag-reach out mo, okay, para lamang to thank him personally. Okay, pero kung yung sasabihin mo naman na okay na kayong mag-ina, well, baka mamaya ma-misinterpret niya ito at hindi na ituloy. Okay, kung ano man yung pagsusuport ang ginagawa niya sa'yo. So, let's keep it that way. Okay naman kayo eh, wala namang masama eh. Okay, kung alam naman niya yung responsibilidad niya dito sa anak ninyo, then that's it. Diba? Tsaka ka na lang magpasalamat if and only if magtuloy-tuloy na. Hanggang sa may marating. Okay, yung anak mo hanggang may marating na yung pagtulong niya sa anak ninyong dalawa. Ayan, ganun lang. But I appreciate, okay, yung ginawa po ng ex ninyo. Okay, dalawang kamay yan. Eh. Ilan lang po sa mga kalalakihan ang gumagawa ng ganyan. You should be thankful. Yun ang ipagpasalamat mo kay God. Dahil kahit man nagkahiwalay kayo, at least nagkaroon ng responsabling ama yung anak mo. Aww. Hindi man nagmaterialize na naging pamilya kayo, pero nagagampanan naman niya yung responsibilidad niya bilang ama. Hindi naman niya tinalikuran niyo. So yun na lang yung pagpasalamat mo. Ikawa ate ha. What? Come on. Okay. Anyways, hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat na naman. Ayan, sa inyo pong sa inyo pong pagantabay. Okay, at sa inyo pong pagbibigay ng oras. Ayan, para lamang mapanood ang ating kabalbalan para sa araw na ito. Ayan, sa ating pong YouTube channel na Pambansang Maninisid. And maraming salamat po sa walang sawa po ninyong suporta. Hanggang sa muli, ako po ang Pambansang Maninisid. Peace out!